Oh, nasaan na ba tayo? One day, some great opportunity stands before you and calls upon you to stand up for some great cause. So hello guys, papunta tayo ngayon sa Landwell kung saan kami dati nakatira and kung paano nag-start ang aftermarket. So guys, andito tayo ngayon sa Landwell. Yan, makikita nyo. Subukan natin pumasok kung papapasukin tayo ng guard kasi hindi na ako kilala. Matagal na tayo hindi nagpapakita dito. So tara! Ayun, mga kalala ko yung dalawa. Ano pa ba yung babae? Matangin na lang doon pa yung babae, matangin. Ayun, 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 yung kailangan may ID ka? Oo. Kalala ko pa yung mga nakatira dyan. Kailang naman umuwis dito. So yun, ito yung unit B26. Kung saan ako lumaki. Ayan. Tapos medyo naninibago ako kasi yung pader kulay blue eh. Dati, ano to eh. Cemento lang eh. So kulay blue na ngayon. So yung nakita natin kanina doon, sila pa rin yung mga tricycle driver na naghahatid sundo sa amin nung bata ako. Bata pa rin naman ata tayo ngayon. Tapos sila pa rin yung guard. So nakakatuwa lang kasi parang bumalik ako sa nakaraan na may kita mo after. Daming pinagbago pero same pa rin. So ayun, dito tayo nag-start from online selling ng Sperry to Adidas, yung 2015, to Nike, Jordan. So dito rin nag-start si Celine, tapos si Jello, si Mitzi, yung payat pa sila. Tapos ngayon, ayun, after nun, si Kenneth na, mataba pa rin, mataba pa rin. Wait, hangin! Naalala ko pa nung time na pandemic kasi bawal pumasok dito. Close. Ngayon malalaman na nila na may pinasok pala kaming tao nung may COVID. Ayan, si Kenneth. Pinasok natin siya sa loob ng trunk ng Civic. Tapos hindi daw siya makahinga. Sarapan niyo ba ako ng COVID nun eh? Sobrang stricto dito. Bawal mong papasok kahit sino. Walang papasok na bagong tao kahit sino. Mga takatira lang talaga dito. So, ang ginawa ni Matthew, punta kami sa kabilang kanto. Tapos, ano, pinapasok niya ako sa trunk. Dala yung mga comforter ko, unan ko. Tinakpan niya ako. Tapos, gulat ako. Nagkasarado niya. Ayun, naririnig ko na. Sobrang syempre, wala akong makita. Dilim lang. Wala akong kinakabahan ka. Ano mangyayari. Parang alam yung huling sandali mo na sa mundo. Hindi mo alam. Baka ito na talaga. Baka kakainin na ako. Dito kami nag-post sa IG nung unang aftermarket. Na nagpo-post kami ng steel pa noon. Ultra boost. Saka yung mga lumang stock ni Matthew na hindi mabenta. Yung mga Pharrell Williams siya. Tapos naalala ko, yung unang punta ko dito, unang overnight ko dito sa kila Matthew. Sinukat ko lahat ng size 12 na sapatos niya. Hindi alam ni Matthew. Kasi parang first time ko makakita ng ibang ganong kamahal na sapatos na parang nasolo ko sa kwarto. Ayun, pinagsisukat ko lahat. Kasi saan ka pa makakuha ng chance na makapagsukat ng mga sobrang hype na pairs? Hindi alam ni Matt to ah. Hanggang ngayon hindi niya alam na sinukat ko yung mga off-white na Vapormax, tapos yung mga Yeezy niya na static, yung mga hype pa noon, tapos yung mga, sa panahon na yun, yung BB Adapts na colorway niya yung Back to the Future. Ayun, yung dami ko pang pasinukat dun. Basta lahat ng size 12 dun, sinukat ko. So, lahat na nakabili ng size 12 noong mga panahon eh. Sukat ko lahat yun. Ayun, nakakatuwa lang maalala yung mga ganun na tipong... Kasi, syempre, knowing na wala talaga ako nun, hindi ko alam makapagsuot pala ako ng mga ganun kamahal na sapatos. Kahit sukat-sukat lang.
So, bago kami mag-physical store, ang unang chat sa akin ni Matthew, kung tinatanong niya kung meron akong ano, regular na trabaho, kasi parang ang panahon nga na yun, kaka-pass away lang ng father ko, tapos walang parang mood of living na tipong paano ako susustain sa sarili ko, kung mag-ano lang ba ako sa pila, ganun. Doon ako na ano, kasi nag-offer siya ng regular na trabaho na tigapos. Pero ang dilema nun, syempre, from Makati to Manila, pupunta ako dito araw-araw. So, ayun, nakuha na ako ni Matt na parang regular na pupunta sa bahay nila para mag-post ng mga sapatos sa IG, ng aftermarket nun. Then, nagpo-post din ako sa marketplace using his name. Parang tag lang yung name niya. Tapos, ayun, ang problema ko lang, paano ako papasok na araw-araw doon? Tapos pagkakasyahin ko yung sweldo, yung sa pagkain, yung sa oras. Minsan, naghahanap ako ng mga way na nakakamura. Hindi ako nag-1-2-3 ha. Yung tipong, yung panahon na yon nung parang pa-pandemic era or bago mag-pandemic era, pinapromote ng MMDA yung ferry ride nila na libre. So, starting from Guadalupe to Escolta, sumasakay ako ng ferry. Pero kadalasan MRT sinasakyan ko, na which na hindi ako sanay kasi laging lang ako nasa Makati. Nung nag-aano pa lang kami, simula sa aftermarket, sa bahay na naman, may idea na agad siya na mag-physical store eh. Para mas, ano ba, mas worth it yung ginagawa namin trabaho doon. Hindi lang kami after post, tambay na lang. Parang kumbaga, para ma-showcase din yung mga sapatos. Kahit onti lang, siguro nasa ano lang kami nun, 100 pairs lang yung ano namin dun eh. Which is onti na para mag-store. Tapos noon, naisipan namin mag-push na ng physical store to Binondo. Dahil naghanap ko talaga ako ng space eh. Ang hirap maghanap ng space dahil noong time na hindi pa pandemic, sobrang hirap makapasok kahit anong commercial space puno. Actually, nahirapan kami maghanap ng location. Dahil nga, before pandemic talaga, boom na boom yung nangyayari. So, wala akong pagpupwestuhan, wala akong pupuntahan. So, yun, napunta tayo sa isang Pacific Center building. Napunta tayo sa isang maliit na space na 18 square meter. Tapos, kailangan patuyuan mo ng glass, which is mahal. So, alam niya na guys kung nasan tayo ngayon. Yung pinaka-umpisa. Ang the legend. The under the escalators. Ito. After market, first official store. Tutor natin sila ngayon sa kung gaano kalaki yung space. Sino mga bumisita dito nung nandito pa yung after market? Si Paolo Bidiones. Si Julius Babaw. Julius Babaw. Yes! Grabe. Ano ko si Seth pumunta rin dito? Oh, si Seth din. Mga taong ano na, umpisa pa lang nandun na. Hanggang ngayon, nandito pa rin. Oh, ito ayun, ba yung ano number? Meron pa? Sulat ni mama yan eh. Oh, Pacific Bar. Dito pinagkakasya yung mga stock namin. Yan, tapos meron din dito yung ano doon eh. May rock. Tapos yung display. Grabe, pag si Celine, mga ganun. Mga ganun talaga mo. Ang hirap. Ilang pairs nandito? Bago tayo lumipat ng Green Hills, nasa ano yun, 800 pairs. 800? Andiyan na, andiyan yung mga box na ganun na. Kaya pag may customer yung pumasok, lalabas kami lahat. Para isa lang mag-entertain dun sa customer. Isang customer lang pwede pumasok dito. May one time naiya ako dun sa Sunday, nagbukas, nag-ayos lang tayong stocks. Ah, oo. Okay. Pumunta ang pamilya, napanood daw kay Sir Julius. Yung alam mong big time talaga, pero nakatayo siya dito talagang hindi na siya makagalaw eh. Gusto niya nang umalis, parang ganun. Yo, di ba madalas nakalak kayo? Oo, nakalak to pag lunch time. Oo, tapos pagdating ko, tangali ata yun, tapos nakalak. Tapos binuksan pa nila. Tapos dito ko nalagay yung skateboard ko. Dito. Pero parang talaga tayo nagkasya dito, no? Pag pupunta ako dito, talagang inaayos nila na yung... Kasi may ayos to na pang tindahan, tsaka pag magbablog ako. At mahilig kayo din maghanap ng mga hype na sneaker. Malapit lang to dito to sa Binondo, sa Pacific Center. Lalo na to ng escalator. Yung mga grail sa loob, nilalabas nila dito. Kinakalat ni... EJ. Ni EJ, tapos bibidyoan namin kung ano yung mga steel, ano yung mga
May mga pangkupap pa kayo dito, di ba? Ang una. Dito yun. Ang una kong punta dito, January 18. January 18, 2020. Dati may billboard kami dito eh. Kakatanggal lang ata last week eh. Ayan. Pero tuwing dumadaan ako dito, titignan ko yung billboard kasi nandun yung number ko eh. Ngayon natanggal na, kaya wala na kumukontak sa akin. Hirap pang hanapin na may store pala dito sa Binondo ng sapatos. Kaya talaga yun ang nakawito ko na limang tao lang yung dumadaan, tatlo kada araw, tapos hindi pa yung bibili. Ngayon yung walk-in natin mga kada araw, nasa 1,000 lagpas eh. Nakakatawa lang yung mga ganong changes na nangyayari sa buhay na. At first, parang nagtataka ako bakit dun kami nagpuesto eh. Kasi parang hindi naman siya kilala as sapatos, bilihan ng sapatos eh. Diba? Binondo, papasok ba una sa isip mo is bilian ng hype shoes o bilian ng masasarap na siomay or tikoy, ganun. Ewan ko anong nakita ni Matthew sa Binondo eh, basta napuntala lang kami doon. Nag-pandemic bigla, bumalik kami dito. So nag-online selling ulit kami buong March, April, May. Nung mga una, syempre, first time lang mangyari yun eh. Parang alam namin, magbubukas pa ulit. Tapos biglang na-move ng next week, lahat nag-in-advise na sa bahay. So, ang pinaka-okay na gawin para matuloy yung pagbebenta despite of the pandemic, inuwi namin lahat ng stocks from Binondo to bahay ulit ni Matthew, sa kwarto ulit. Parang back to square one ulit kami. So, nakakalungkot talaga isipin na ilang araw pa lang o ilang buwan pa lang nagbubukas yung store, nagsara na agad. And then, parang nawala lahat ng, syempre lahat ng parang savings na ni Matthew nasa construction ng store. So, parang yung first ilang months, ayun yung pambawi. Tapos sigla nagka-pandemic. Natawid naman namin yung unang part ng pandemic, yung unang lockdown, na nakakabenta naman kami sa bahay. And then, bumalik ulit kami sa Binondo na parang back to regular operations. Pero sobrang strict na MECQ, ECQ, siya mga any lockdowns na nangyari. Nung pandemic, dun kami nakabenta ng kung ano ng sapatos, luxury bags. Gumagalaw siya kasi nagpapanik buying yung mga tao. Siguro naip din sila sa alcohol na dami na sold out. Tapos sapatos din, binibili din nila. Yung dilemma namin sa Binondo, sobrang liit na siya to the point na isang customer lang nakakapasok sa store. Kasi parang lahat kami nandun sa loob, lahat ng lima kami nasa loob, anim minsan, seven pala. Seven kami nasa loob. So isang customer lang nakakapasok. Hindi pa dun kasama yung mga stock na nakatore-tore sa loob ng store. So naghanap kami ng second branch. Doon na nga napasok yung aftermarket green wheels. Hello guys. Hindi talaga yung Green Hills yung first choice namin. Una talaga, BGC na agad. Kaso, alam mo na, sobrang mahal ng rent. Tapos, hindi pa wise kasi magla-lockdown pa pala ng isang beses noon. So, talagang nilapit kami ni Lord dun sa Green Hills. Kamali na isarado yung Binondo kasi parang mas nakapag-focus kami sa Green Hills. So maraming nagawang kakaiba, maraming artista, maraming
kaibigan na kilala, mga collabs. Ayun, katulad na nangyari sa Binondo, yung aftermarket Greenius na first is na overstock ulit ng mga sapatos. So, hindi na namin kaya i-display lahat ng sapatos, hindi na namin kaya kumuha ng sapatos kasi sobrang ano na sikip na ng store saka ng storage room. So nag-decide kami na expand yung Green Hills. So may bakanting isa nag-open na kita sa labas, kinuha na namin. Then kinuha pa namin yung nasa tabi. Tapos yung nasa tabi nung kinuha pa ulit namin para sure. Tapos kumuha pa kami ng isa pa para sa storage. Parang apat na bakante yung kinuha namin in total. At dahil nga kasi lumalaki na rin yung aftermarket. Kakain ka na, boss. Boss, madami pa eh. Video ay ng video. Ang quality nyo. Kaya kung tatanungin kung nasaan na ba tayo, malayo na. Tingnan mo, nandito na tayo sa BGC. Congratulations aftermarket. Congrats sa aftermarket kay Boss Matt and Boss Kenneth. Congrats po aftermarket po. Congrats aftermarket. Ayun, congratulations aftermarket and Kenneth also to Matthew. Oi aftermarket, congrats Kenneth, Matthew and the team on your second branch. Looking forward for the third. Let's go. Sana huwag niyo kami iiwan dito sa lagi tayo kasama. Nakapitan yung lahat ng pangarap natin.